kababayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming videos. At magkaroon kayo ng tsansa na maging lucky subscriber at manalo ng instant cash. Nasa linya na po ng aming telepono si Congressman Lito Atienza ng Buhay Party List. Magandang umaga, Congressman Atienza, sir. Magandang umaga po, Erwin. Opo, opo. Ano yung reaction ninyo rito? Talaga namang direktamente nga tinukoy, pinatamaan ng Pangulo yung dalawang magigiting naman babatas natin na may problema dyan ngayon sa Kongreso hinggil sa Pwesto. Pero mukhang sinasabi ng Pangulo, kung hindi niyo ma-resolve yung budget dyan, ako ang magre-resolve sa problema na yan. Ano hong reaksyon niyo rito, Congressman Atienza, sir? Una, ako'y nagpapasalamat kay Pangulo na nakialam na siya dahil hindi na maganda nangyayari sa Kongreso. Pero ang dating sa akin, hindi naman yung dalawa ang kanyang pinatatamaan. Sinasabihan niya si Speaker Cayetano. Sino ba ang Pangulo? Sino ba ang nag-join? Sino ba ang nag-aproba ng budget na wala sa lugar? Si Cayetano lahat yan eh. So, Velasco is not part of the presidential ire. I would say, galit na Pangulo eh. At thank you. Ako'y nagpapasalamat sapagkat isa na ako sa mga congressmen nag-aalala. Ang budget talaga, nababoy. Kalain yung kailangan yung i-terminate yung interpellation na wala sa lugar. Ang pinag-uusapan ay 4.5 trillion pesos, Erwin. Pero ipinaubayan na lang sa tulong tao, kaya na bahala magtapos sa budget. Pero Congressman, ay sinasabi ni Speaker Cayetano sa mga interview, na nasunod naman daw, naaayon naman daw sa batas, yung deliberation, yung et cetera, at tungkol dyan sa ikang budget, Congressman? Hindi ganun ang pananaw ng mga nag-iisip ng mga mababaras, senador at congressman. Opo, opo. Ako nga sabi ko, hindi pwedeng ganyan yan. Maku-question sa Supreme Court yan, illegal yan. Akalain mo, ipinaubaya na ang budget sa isang committee na binugo niya? Hindi pwede yun. Malinaw ang ating salik ang batas. Malinaw ang rules of the house. You cannot do that. Kailangan matapos yung pandinig, interpellation, pagtatanong, paglitaw-liwanag, at pagkatapos noon, doon ka bumuo ng special body para lang reviewin yung napagtrabahuan. But you cannot entrust the whole budget and adjourn Congress at that. Mahala na yung committee na binuo ko. Hindi ganun. You don't handle public funds that way. He has been a lawmaker all his time. He knows that. So, isa na ako sa mga tumatawag, sabi ko, huwag mong gawin yan. Mag-resume tayo ng session. Do not Congress, resume session, tapusin natin ang budget para hindi maantala yan. Eh, hindi naman nakikinig eh. Kailan ba dapat kayo mag-bakasyon, sir? Mukhang napaaga yata ang inyong pagbabakasyon. October 17 pa. Malayo pa. Kaya nga, at saka hindi pa tapos yung trabaho. Nakabitin. So, kaya yun ang tingin ng Pangulo in-adjourn ka agad para walang palitan ng liderato diyan, kasi may usapan, di ba? Ang usapan ay sa may change of leadership diyan. Yung nga lang sinuspindi ka agad ang Kongreso. Ano kasalanan ni Velasco ron? Wala. Sino ba nag-adjourn? Si Cayetano, ayaw niya umabot sa October 14. May pinangako niyang petsa kay Pangulo, nabababa na siya. So therefore, ano ang kanyang objective? Number one, huwag kaming umabot ng October 14 sitwasyon. Number two, ito importante ito. May halong pagbabalat kayo eh. Itinatago nila ngayon dyan yung mga detalyes ng budget kasi sila lang ang nakakaalam. Ang lalaki ng mga pondo niya mga yan. Cayetano, Villafuerte, Mike Defensor, Boyet Gonzalez, Jonathan C. Alvarado. Yung kanyang grupo. Ang lalaki ng pondo niyan. Hindi naman pag-uusapan. Ano ba yun? Anyway. In-assign sa kumita-kumiti. Opo. Kumita-kumiti. Kaya, all right. Pagulo, may katwirang magalit. Natutuwa, nagpapasalamat ako sa kanya. Okay. Mabuti na kailan kayo, Mr. President. Salamat po, Congressman Lito Atienza ng Buhay Party List. Magandang umaga. Have a nice weekend, Cong.
Maraming salamat din, Erwin. Thank you! Tinatawagan po namin yung kampo naman ni Speaker Cayetano. Hindi ho nasagot. Ha? Si Congressman Villapuerte, Congressman Mike Defensor. Bukas po ang aming linya para naman ho sa panig naman po ni Speaker Cayetano. Mag-isip Speaker Cayetano, hindi rin nasagot sa aming tawag. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at ilike lamang ito.